therefore have your own Bible. Hindi naman pwede yun, hihiramin yung Bible ng misis mo o mister mo, tapos ang Bible niya, i-underline mo ang mga verses. Have your own personal Bible. Pwede rin po mga Bible applications. High-tech na rin po ngayon, di ba? Maraming nalilibre, Catholic Daily Readings. Maraming nadadownload ng libre sa Google Play, sa App Store, Apple Store. Like for example, ang ginagamit ko po for the daily readings, eto. Tandaan lang po ninyo yung apat na bilog na yan. Daily readings, kung wala pa po kayo niyan, pwede nyo i-download. Yan ang isa sa mga ginagamit ko. Pag na-download mo na po yan, pwede mong gamitin yan kahit wala kang data, kahit offline na. Daily readings, everyday. Yan din, maganda ho yan. Pero dito, kailangan mo ng data. Yan din, kailangan mo ng data. And then, you can have your own Bible applications on your cell phone. Para at least, you can click the settings to remind you of a reading. Miski pa paano, daily reading. So yung cellphone ko, pag binuksan nyo po, ayan, ganyang karami po ang mga applications tungkol sa Bible, catechism, dictionaries. Ay, hindi ko kasama yung GCash. Naisama ko lang dyan para hindi mahalatang may GCash ako. Hindi makikita. Ayan. English, Tagalog, meron Hebrew, Greek, Koine International, Interlineal. Marami ho yan. And I use it. Para po sa atin, sabi ko nga, have your own personal Bible. So how to read the Bible? First of all, find a good Catholic Bible. Nung sinabing, nung binabasa ko yung outline, good Catholic Bible. Why is there such thing as a bad Catholic Bible? Sinabi lang, good Catholic Bible. Ay, ibig sabihin, it must be Catholic. Madaling tandaan kung Catholic ang isang Biblia, simple lang po, kahit malayo pa lang, kung alam mo ang itsura ng Catholic Bible, madaling malaman. Dahil unang-una, pwede pong nakalagay doon is, meron imprimatur or nihil obstat, balikan ko mamaya yan. Pag Catholic Bible, makikita mo minsan may nakasulat na Catholic sa baba. Or, may cross. So malayo pa lang, makikita mo na kung Catholic Bible. Word Catholic at yung cross. Pag binuksan mo naman sa loob, meron imprimatur or imprimatur and nihil obstat. The nihil obstat and imprimatur are declarations that a book or pamphlet, tulad nito, is free of doctrinal or moral error. Paano tayo magbabasa ng Bible? Kung first-timers, mga nakikinig din po, start with the New Testament. Kaya kung minsan maraming nata-turn off pagbasa ng Bible, bakit po? Ang kapal-kapal, nakaka-intimidate. Saan ka magsisimula? And we usually start at the beginning of a book, di ba? Kahit anong libro, we start at the beginning. Hindi naman po masama yun sa Bible, but from the Bible po, pagbabasahin po natin ng Bible, start with the life of Jesus. And that is what is found in the New Testament, in the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Maganda po, let's try to start with the Gospel of St. Mark. Maikli, simplified. 16 chapters lang po. Kasi po, pag nagsimula ka sa Matthew, baka mamaya mababasa mo agad genealogy, no? Anak ni ganyan, anak ni ganyan, descendant ni ganyan, baka may antukin ka, no? In the Gospel of St. Mark, it starts with the public ministry of Jesus. Tapos punta ka sa Luke or Matthew. Then John, then tapusin muna ang New Testament. So please take note, New Testament muna. Then go to the Old Testament. New Testament muna po tayo. And of course, pangalawa, pray before reading the Bible. Simple prayer like Psalms 119, verse 18. Open my eyes to see the wonderful things in your word. Ganda, no? Maraming prayer dyan. Pray from the heart. Lord, pa-help naman. Guide me, Holy Spirit. Ephesians chapter 1, verse 17, sabi po ni St. Paul, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better.